ang matagal nating hinihintay na the all new Honda ADV 160 nandito na sa Pilipinas. Tama ang narinig mo, mga ka-inspiring. Kasi nalaman natin ito dahil nakapalo tayo sa FB page ni Honda Motors Philippines Incorporated at naipost niya ito the other day. At ayon dito sa photo teaser na pinost nila, ito ay isang stoplight na design ni Honda ADV 160. So wala nang ibang ganyang klaseng style na stoplight ni Honda o taillight, hindi si Honda ADV lang. So malamang-lamang, 100% sure tayo dito na si Honda ADV 160 ang itinutukoy na dito na ilo-launch nila dito sa Pilipinas. At kahit ang daming nag-bash sa atin nung una nating ginawa ang video na to, last year, magwa 1 year na ngayon, October 2021, kesyo fake news daw to, daming nag-comments doon na hindi daw dadali niya ni Honda dito sa Pilipinas, ganun pa man, ang importante ay nandito na ngayon ito sa Pilipinas. Nangyari na, so maraming nag-abang. So sa kasunod na the post ni Honda Philippines Incorporated, itong mid of October, nila ilo-launch ito si Honda ADV 160. Napaka-excited natin dito. Ang good news dito, mga Lods, is ang lahat ng upgrade na nandoon sa ating content sa unang video natin. But unlike ito, the PCX, the ADV has a larger windshield that is one step adjustable to the front. Just simply pull the spring roll and adjust it to your preference. Dahil sa parang bitin ang power and torque ng Honda ADV 150, that is why Honda engineers make an upgrade to a new Honda ADV 160 2022. First, to its displacement, from 148.1cc to 157.1cc. Second, to its valve, from 2 valves to 4 valves. Third is the horsepower, from 14.7 horsepower to 15.8 horsepower at 8,500 RPM. Third is the torque, from 13.8 to 15 Newton meter of torque at 6,000 RPM. And the last is ESP, to ESP Plus technology to enhance the engine fuel efficiency, more power but less fuel consumption. And it has a Honda Selectable Traction Control or Anti-Slip Feature. Ayon sa ating bubuwet sa loob ng Honda, ito ay lalabas sa second quarter ng year 2022, kasabay sa pagpalit natin ng bagong presidente. Ito yung maganda kay Honda Motors. Binibigyan ng pansin yung mga suggestion at mga hinaing ng kanyang mga loyal buyers at mga suki niya para masatisfy niya ang mga ang pangangailangan ng mga mamimili. So lahat ng mga upgrades na ginawa nito sa mga ibang model like PCX, Click at saka Airblade, so ito yung pinakamagandang ginawa ni Honda na upgrade kasi ito ay isang adventure touring sports scooter bike niya. So ibig sabihin, all in na andito na kay ADV. Dahil sa mismo sa gulong nito is dual sports to, pwede pang off-road at pwede pang city road. So talagang mai-enjoy mo itong motor, lalo na pareho sa atin, andito tayo sa probinsya, so pwede natin i-drive doon sa urban areas, sa mga concreted, at pwede rin natin siya madadala kung gusto nating mag-nature trip or chill ride, akyat tayo ng mga bundok. So talagang dito, yung pag-upgrade dito, mga Lods, yung style at saka yung brusco looking niya, talagang sulit na sulit para sa ating mga mamimili at ma-enjoy natin to. Plus, yung dating nagre-reklamo tayo sa bitin sa power, ngayon hindi na. So yung mga dating kaibigan natin na bumili ng ADV 150, na yun palaging sa pagdating sa overtaking, nabibitin. Dito ngayon, mga Lods, 4 valves na ito, ESP Plus pa yung engine, programmable FI pa ito. So napaka fuel efficient. Ang average fuel consumption claimed by Honda is 45 kilometers per liter. So napakatipid niya, maganda to pang touring. At saka yung tanke nito, yung fuel tank nito ay nilakihan nila ng konti into 5 liters na. At dahil sa malapad ang upuan, tapos yung suspension nito is naka-telescopic fork sa harap, by Showa, at saka sa likod is naka-sub-tank ito
na may mahabang travel, so check na hindi tayo mangangalay, yung likod natin at saka yung paa natin is meron itong foot extension doon sa harap. Yung posture natin, talagang touring bike siya pang long drive kasi napaka-comfortable natin sa pag-drive sa Honda ADV 160 na ito. So, talagang ikaw na isang dual sports rider, talagang mahihikayat ka bibili nitong motor na to kasi napaka may choice ka. Pwede mo siya pang daily use bike at saka pwede mo rin siyang pang long drive. At ang top speed nito is 124 kilometers per hour. Pero hindi naman tayo ganun magpapatakbo eh. So tama na sa atin yung mga 60 to 70 kilometers per hour, chill ride lang. Kasi alam mo naman yung sitwasyon natin, grabe yung pinagdaanan para ma-restore natin yung buhay natin. Kaya tama na sa akin yung mga 60 to 70 kilometers na speed. To i-enjoy lang natin yung ride, yung kalayaan natin na kalabas ng bahay. So ganun lang talaga tayo mag-enjoy sa pagmomotor. Talagang maraming matutuwa sa good news na hatid ni Honda para sa kanyang mga suki dito sa Pilipinas. So pag madala na ito dito sa Honda flagship showroom dito sa Aklan, eh gagawa tayo ng separate na video na first impression at saka walkthrough dito kay Honda ADV 160. For real na natin siya makikita talaga at ma-review natin sa inyo. May hatag ka agad natin sa inyo pag dumating na dito sa Honda flagship showroom dito sa ng SMDI, Solid Motorcycle Distributors Incorporated, dito sa Numancia, Aklan. So dahil dito, gusto ko lang magpasalamat sa iyo mga Lods dahil umabot ka dito sa dulo at sa patuloy mo na solid na suporta sa ating channel. Kung nagugustuhan mo itong video, please leave us a like. Gusto mo tulungan itong channel para lumaki, please share, click this video. At kung kakabisita mo pa lang dito sa ating channel, please click the subscribe button sa baba. Free po yan. At saka yung notification bell all para po updated kayo sa mga susunod pa nating i-upload ng mga videos sa walkthrough nito. So ito po si Inspiring Motor Rider na nag-iwan sa inyo na ride safe always and God bless you. See you on my next content. Babush! Peace out!